God, ito yung mga kailangan namin talaga. Dito ko napamahal kasi ang ganda ng effect. Hindi ko alam kung ano tawag sa ilaw. Ang ganda lang ng ilaw. Oh, sheesh! Sa previous vlog ko, guys, na nag-IKEA kami. Actually, as I'm filming this, hindi ko pa na-edit yung IKEA vlog na yun. Pero, it's supposed to be up before this. If you haven't watched my IKEA tour vlog, definitely watch that before you watch this. So, today is the haul portion, everything that I got. Ang nag-gastos ko dito sa trip na to, siguro mga umabot akong 17K. Please note, I'm trying to fix this area, which is, I'm gonna explain it later. But look, I have a sneak peek. I'm in a new filming area, which I'm super excited about. Eh, sa totoo lang, marami pa akong mga hindi nakukuha. Like, meron pa akong bibilhing TV stand for this area as well. And then, office chair. Ano pa ba? Rug. Di ko pa nabibiling rug for this space. So, itong mga to, I tried my best to only buy necessities. As in, yung mga magagamit ko, mga kailangan. First, I just got these Vinarn. Ano ba to? Towels. Gagamitin ko to for the kitchen as kitchen towels. Ayan, I feel like these are the perfect size to blot your hands with. And magandang material, highly absorbent. So, I just got two. Nahirapan talaga ako maghanap ng mga aesthetically pleasing. Yung mga hindi masasakit. Diba, usually cartoon. Yung mga ganitong hand towels. So, nahanap ko sila sa IKEA. Napabili din ako nitong, hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Walang nakasulat. These were 50 pesos ata. They're made of glass and they're meant to be soap dispensers. Ayan. So, 50 pesos. Super impressed ako sa quality ng IKEA. I mean, I've been a fan of IKEA for years naman talaga. I got a lock, a padlock, kasi ando na rin ako. This is Eleven from IKEA. It's just a lock. Wala lang. Ito na hindi kay Rhea. Bumili siya ng Rode B. Okay ito ilagay sa armrest ng sofa mo. So kung kakain ka, iinom ka, at least meron kang divider. Para tendency, hindi siya magsaspill dun sa upuan mo. And this was really affordable. Siguro man nasa 500 pesos, pero useful. Ito kay Dave. Bumili siya ng gulong. Hindi ko alam saan niya gagamitin. This is Paragraph. Paragraph na gulo. Got some lint rollers. Bastis lint rollers. Bumili na rin ako ng refill. Bumili kami ng C na gunting dahil sabi ni King Z, purol na daw kasi yung gunting namin. This is King Z's. It's a mirror. It's called Trendsome. Guys, ang ganda na itong salamin na ito. Ito yung salamin ko sa aking vanity. Ito lang yung salamin na ginagamit ko kapag nagme-makeup ako. Two sides to. Meron tong mas naka-zoom and then meron yung regular lang. Bili ko pa dito nasa 500 and sa IKEA, it's only 290 pesos. If you guys are looking for a really good, what do you call this? Like a vanity mirror or like an everyday mirror, I highly recommend Trendsome. Maganda siya. Nag-stock up lang ako sa organizers. Kay King Z itong mga puti. It's called Nojig. Ito yung mga kailangan namin talaga. These are super useful if you're just gonna segregate and organize things. As for me, I bought two of these smaller beige ones. Meron silang off-white. Ako kinuha ko beige. So, dalawa niyan. Dalawa nung mas malalaki. This should be useful kapag mag-review ko ng makeup. Kasi yung ginagamit ko ngayon yung mga shoebox lang. I mean, there's nothing wrong with that. But, you know, just so that it can be more organized. Bumili na lang ako ng mga organizers. Alam niyo, hindi naman pala gano'ng kadami yung mga binili ko. Akala ko ang dami kong binili. Bumili na ako ng mga floor mat. Ito si Alstern na floor mat. 200 pesos lang to. Ayoko kasi yung non-slip masyado kasi nagdidikit siya dun sa flooring namin. Kasi yung flooring namin, para sa may coating. So, hindi siya ideal. Yung ganitong material yung ideal. 200 pesos lang. Tsaka mabilis lang labhan. Kasi pag mga non-slip, medyo mahirap siyang ilaba. I bought 4 of these. Iwan ko kung nakikita niyo yung rod na yun sa likod. Actually, IKEA din yan. 70 pesos lang siya. Dapat kasi maglalagay ako ng blinds dito sa area na to kasi like the sun is like sobrang overwhelming. That should be for another episode. Speaking of curtains, bumili ako ng mga sheer curtains. Dapat sa Shopee ako bibili talaga, to be honest. Pero minsan kasi hindi mo alam kung yung quality is good unless nahahawakan mo sila. Alam mo yun? So, ito nahawakan ko. Maganda to for sheer curtains. These are called the Lil. Tapos, sa isang pack, dalawa na yung kasama niya. And bumili ako ng apat dahil gusto ko roughly talaga. Gusto ko roughly yung area. As in, like, may mga ruffle-ruffle siya. Tapos, dito ko napamahal kasi ang ganda ng effect. Like, natuwa talaga ako sa kanya. So, I bought Matilda. Si Matilda tsaka si Lil. So, ipagkahalo ko tong dalawang. So, tingnan natin kung maganda. Hindi ako interior designer at all, but I'm just wishing na sana yung ina-envision ko dito sa room na to, eh, magkatotoo siya. Talagay na natin mamaya. Bumili din ako ng sofa throw blanket, patawag doon. This is Inga Brita. This was 1,000 plus pesos. May pink din ito, guys. Pero ang binili ko is gray.
wala lang, pang throw lang sa sofa. Dito ko na plan manood ng mga movies with my loved ones, with Nathan sila, Dave, Kingsley. If somebody comes over, dito na kami, gusto kong manood ng mga chuba ever, sa mga series, Netflix, ganun. So, ayan, I just bought this gray throw blanket. It's so fluffy. Parang ang sarap lang mag-cozy in here. Balutin mo yung sarili mo dito sa mga throw blankets na yan. Meron akong hotdog pillow ulit. This is the back shab. Back shab. And, I don't know, ang sarap kasi pag may kayakap na yung parang tao. Alam mo yun? So, bumili talaga ako nito. Bumili naman ako ng dalawang... yun na, yung kumot na. Ano kumot? Yung sheet. Fit it. No, fit. The sheet for the hot dog pillow. Like a cover. Ayun, this is called Nat Jasmine. Nat Jasmine. I forgot how much these are, pero tingnan natin yung tela niya. Oh yeah, this is really nice. So I just got it in this light beige. So dalawa yung pinili ko. Syempre, pag hinugasan yung isa, para hindi naman tayo masyadong ngarag. Bumili din ako ng frames. So, ang binili ko is 50 by 70 na si Nopang. Nopang. Hopefully, nakikita nyo, it's called Nopang. Nopang siya na frame. Nagandahan ako sa border nito. Bet-bet ko yung border nito. Last but not the least, I actually bought a table as well. Ito, buti may stock pa kasi ewan ko, natatakot talaga ako na mamaya ma-out of stock. I bought a Lag Captain na table. Para meron na akong office table. It comes with the legs. These are called the Till Slag legs na medyo mabigat. Tapos, ayan yung table na baka i-assemble na naman ni Dave. So, ayun. Yun po yung mga napamili ko sa IKEA. Hindi naman siya pala siya ganun kadami. Ano kung iisipin mo. Anyway, kaya may mga frames dito. May mga kung ano-ano. We're gonna set up this lamp also. My lounge area is finally coming together. This is almost a year in the making. Kasi parang tinamad ako. Honestly, like, wala namang ibang reason, kundi parang feeling ko life was getting so overwhelming. Wala akong masyadong oras to, like, set up the space, but I've always wanted, like, a mini theater or just, like, a chill area where I could just relax. Iba kasi yung living room namin sa baba, yun kasi medyo kulang siya ng ilaw. Our first floor doesn't really get a lot of sun, but our second and third floor, okay naman, like, masun naman siya. Like, especially the third floor, magandang ilaw dito, as you guys can see. Ay! Bakit parang, oh no! Potato corner cheese powder do bikit dun sa ano, bitch. Just a space where I can, you know, vlog more kasi parang mas kita yung face ko. Dapat kasi na ROI yung mukhang to, sayang. So, dapat talaga meron tayong mga spaces na ang ganda lang ng ilaw. Alam mo yun, nakaka-vlog ako. Ay! Eh, dito kasi yung CR ni Kingsley. So, ayun, baka makita niyo siya lumalakad-lakad. Nang messy pa niya kasi ang dami ko pang inuayos. Ito yung mga in-IKEA haul ko, bitch. Super happy ako kasi may TV na rin kami for this area. Inakyat ko na lang muna yung long table ko to fit, and it fits. Sobrang perfect. This is the me TV. I tried watching a movie na kahapon, yung Mr. and Mrs. Smith. So far, super impressed ako sa quality nito, pero hindi ko pa siya naka-configure masyado. So, that's gonna be my homework for the next coming days, is to configure this and to just use this. On my to-do list today is to set up this beautiful lab. Oh, sheesh! Amazing. Oh my gosh, next level was your voice. 도대체 뭘 위해 넌 살아가는 걸까? 너를 울려가면서 적은 가사들은 대체 뭘 위해서? 아들 힘들면은 정리하고 내려와. 잠깐 들려서 달콤해 엄마의 말. 너가 없어지고만 신장이 나의 하루. 괜찮은 줄 알았어 몇 달이 지나고 여기저기서 끌려오도. 자기 전에 왜 이렇게 고마운지 어딘가에 있을까 나의 자리도. This is it, you guys. 어랑 간다. Oh my gosh. 이거 갖고 소화 간다 아니야. 오케이, now wait, wait. So, 오케이, 언제 나든 자. 후후 오케이, 포커스 개나만. Keep up, bro. Keep up, bro. Pero you get the gist. Ang dami yung mga modes. Pwedeng yellow. Putting white, putting combination. It's been a few days. Alam niyo ba guys, na nag-IKEA haul ako. Parang sa parang may kulang. And actually, I forgot to include these. Naiwan pa nato sa car ni Dave. I also bought some artificial flowers and a vase or vase, however which way you wanna call it, from IKEA. I bought these artificial ones because honestly, I'm so bad when it comes to plants. By the way, sobrang dilim today. As in, it's incredibly
like it's extra dark today. I don't know what's going on. Aside from that, I also got this painting. Actually, matagal na to sa akin. Ngayon ko lang siya na-unbox kasi sobrang dami nangyayari behind the scenes. But this is from Dar Archives, so I'm gonna try to put her Instagram name. She gifted me this painting. It's beautiful, you guys. Textured siya. I really love it. It goes really well in this room. When I dream too much, she cuts me off for more. Here are the flowers, you guys. Obviously, hindi pa dito ha, kasi syempre, magkakaroon pa ka ng coffee table. Anyway, guys, aside from King Z, ayan si King Z, by the way, kitang-kita siya. O, diba? Gusto mo reflection ng Me TV. Alam niyo yung feeling yung pag may bago kang TV, ayaw mo tanggalin yung plastic kasi parang sayang, bagong-bago. Pero I've been using this TV dito ko manood ng Mr. and Mrs. Smith at Spider-Man also. Nagsisimula na ako manood ng mga movies dito sa lounge. It's another experience. Ang saya pala pag may station na ganito. Yung napili ko TV for this area is actually from Me TV. It's the P1 55 inches. Guys, it's so beautiful. Oh my gosh! Woo! There she is, you guys. Meet my newest TV. In fairness, mabilis lang siya i-install. Meron na rin siyang kasamang legs. Perfect for me kasi guys, ako personally, hindi ko naman i-wall mount tong TV na to. As in, nandyan lang siya. Mas gusto ko yung may TV stand na lang ako para nauusog ko yung TV. Pag sinabi mong TV for like Netflix, akala ko nung una aabutin ako ng mga 60 to 80K. Pero, nahanap ko to, 55 inches siya. It's super good size for the lounge area. And it retails for only 24,990. So, super, super affordable. I think they also have other sizes. If I'm not mistaken, it's 50 inches. And meron din silang 43 inches. I'm gonna leave the price list kung magkano yung 50 inches and 43 inches. But I super love the size of this. And again, it's so sleek and minimal. Another selling point of this TV for me is it's the latest Xiaomi TV to offer smart home entertainment. And for me, hindi ko pa naranasan magkaroon ng Google Assistant. Ako guys, hindi ako techie, pero na-appreciate ko yung remote control niya. So it's super sleek. Even the TV, by the way, is super sleek. But the remote, I really, really like kasi straightforward lang siya. So meron kang button for your Netflix. And ako kasi hindi nga talaga ako techie, ayoko nang nahihirapan ako sa remote. Kaya ito rin yung TV na napili ko. Main purpose ko lang naman sa TV is manood ng Netflix, honestly. Button for Netflix and also meron siyang button for Prime Video. Meron na siyang shortcut to Google Assistant, which is such a cool feature. I'm gonna demo the Google Assistant feature. Ipapress ko lang tong button na Google Assistant shortcut. Hey Google, play Money Heist on Netflix. Alright, opening Netflix. That's Google Assistant right there! Ta-da! That is Google Assistant, you guys. Basically, that is a sample of what Google Assistant can do for you. Honestly, I've been having so much fun. Especially if I'm about to watch like a Korean drama or a movie with a super long title, I can just use the Google Assistant button sa Me TV. Kasi imamano-mano mo pa siya sa Netflix, just use the Google Assistant button. It's effortless, it's hands-free, you just use your voice and tell Google Assistant to play any movie you wanna play. In terms of the quality, super ganda ng quality ng TV nito. Sobrang sharp and clear. We were just shocked at how clear, parang bagong-bago lang yung movie. All the colors were super bright. Pumuputok talaga yung mga kulay. Ang ganda ng translation. Everything just looks so cinematic. Feel namin may home theater kami sa totoo lang. Hey Google, what's the weather? Right now in Metro Manila, Philippines, it's 82 degrees and mostly cloudy. Today, it'll be partly cloudy with a forecasted high of 84 and a low of 73. Honestly, wala na akong mahihiling pa for this TV. It's got the best price for all of the features I just mentioned. Really, really happy with my Me TV P1. I'm gonna leave a link where you can get yours. Ang dami pa nilang iba't ibang mga sizes na available. So you can check out the perfect size for your home. I think it's time for King Z and I to watch some Money Heist dahil talaga inaabangan namin yon. I would say we are at 50% done. Sofa is installed. Of course, the floor lamp is installed. Ang saya ko with this project, you guys. Oh,